dahil sa kagustuhang mabago ang kamatayan na sinapit ng kanyang ina. Si Barry na bilang Flash, ay bumalik sa nakaraan upang baguhin ang pangyayari. Subalit nagdulot ito ng malaking pagbabago sa hinaharap. Alamin natin ang kwento ng Flash. Si Barry Allen ay bumili ng sandwich bago pumasok sa trabaho. Habang naghihintay, ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Alfred, sinasabi nito na may misyon siya na kailangang puntahan. Isinuot niya ang kanyang flash suit at nagmamadaling bumaba para pigilan ang pagbagsak ng ospital sa sinkhole. Maraming mga sanggol mula sa maternity ward ay nagsimulang mahulog sa bintana. Dahil sa wala pa siyang kinain ay naubusan siya ng enerhiya. Pumasok siya sa isang vending machine at nagmeryenda hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas para iligtas ang bawat sanggol. Sa di kalayuan, hinahabol ni Batman ang goons na mayroong dalang nakamamatay na virus gamit ang kanyang Batcycle. Binugbog ni Batman ang mga kriminal at driver nito ay tumalon na lang. Nawalan ng kontrol ang van at nalaglag sa tulay. Nagawa niyang masagip ang goons na may hawak ng virus, dumating si Wonder Woman at iniligtas sila gamit ang kanyang lasso. Nagmamadaling pumunta si Barry sa trabaho sa Research Center. Sa press con, isang reporter na si Iris West ay nakilala si Barry mula sa kolehiyo at sinubukang kausapin siya tungkol sa paparating na paglilitis sa kanyang ama na si Henry. Tumawag si Barry kay Henry sa telepono upang pag-usapan ang CCTV footage mula sa tindahan kung saan naroon si Henry. Isinuot ni Barry ang kanyang flash suit. Nag-flashback siya sa pagiging bata noong araw na iyon, narinig niya na sumisigaw si Henry. Pumunta siya sa kusina para hanapin siya. Nakita niya na may kutsilyo sa dibdib ang ina habang hawak ng kanyang ama. Tumakbo si Barry ng napakabilis. Nakita niya ang lahat ng mga kaganapan sa araw na iyon, pati na rin na kailangan iligtas ang mga sanggol. Sinabi niya ito kay Bruce. Sumagot si Bruce na kung minsan ay kailangan nilang dumaan sa mga ganitong pangyayari upang malaman natin kung sino tayo. Plano niyang bumalik sa nakaraan at maglagay ng lata ng kamatis sa shopping cart ni Nora upang hindi niya ito makalimutan, at hindi na kailangang umalis ni Henry sa bahay. Matagumpay naman siyang napigil ang pagkamatay ni Nora. Nagbigay ito ng isang timeline kung saan kasama ni Barry ang kanyang mga magulang, ngunit isang masamang mukhang speedster ang lumitaw at pinaalis si Barry mula sa kanyang speed force. Napunta siya sa harap ng kanyang bahay. Pagpasok ng bahay ay naging emosyonal si Barry nang makitang buhay muli ang kanyang ina. Habang siya ay kumakain sa kanila, natigilan siya nang makita ang kanyang 18 taong gulang na sarili. Tawagin na lang natin siyang Barry 2, papalapit siya sa bahay nila. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga superpower at ang hinaharap na kanyang pinanggalingan. Pumunta ang dalawang Barry sa Research Center, upang maisaayos ang lahat. Nakatayo si Barry sa harap niya nang tamaan sila ng kidlat na tumama sa kanilang dalawa. Hindi makatakbo nang mabilis si Barry, nawalan siya ng superpower, habang matagumpay na nakuha ni Barry 2 ang mga ito. Nang sumunod na araw ay ibinigay ni Barry kay Barry 2 ang kanyang suit. Napanood nila sa balita ang tungkol kay General Zod at kanyang hukbo ng mga Kryptonians na dumating sa Earth. Pumunta ang dalawang Barry sa Wayne Manor upang hanapin si Bruce. Pagdating sa lugar ay may nakalaban silang matandang lalaki, nalaman nila sa huli na ito si Bruce. Nag-iisa siya ngayon mula nang mamatay si Alfred. Tumanggi si Bruce na tulungan silang mahanap si Superman, kaya sila Barry ay lumabas sa Batcave at nagsimulang magsaliksik sa computer ni Bruce. Nakaidlip sila, nang magising si Barry ay may isang file kung saan nakasaad na ang isang Kryptonian ay bilanggo sa isang pasilidad sa Siberia. Sa isang silid, nakita nila ang isang batang babaeng Kryptonian na si Kara Zor-El. Nakita sila ng mga mercenaryo at hinahabol sila ng mga ito. Nagawa ni Batman na tulungan silang mailabas gamit ang isang explosive charge, ngunit sa labas ay nahuli sila ng mga mercenaryo. Nagising si Kara at nilabanan niya ang lahat ng mercenaryo pagkatapos ay muling nawalan ng malay. Dinala ng tatlo si Kara sa Wayne Manor, kung saan sinabi niya na siya ay pinsan ni Clark. Isinuot ni Kara ang kanyang Supergirl suit para makipaglaban kila General Zod at tauhan nito. Lumipad si Kara upang hanapin si Zod, nakita niya ito kasama ang kanyang Alaporis na si Faura. Humingi si Barry ng tulong kay Bruce sa paglikha ng kidlat upang ibalik sa kanya ang kanyang superpower. Ngunit pagkatapos ng paunang pagtama ng kidlat,
ay pinigilan ni Barry to si Bruce dahil mukhang nasaktan si Barry. Dumating si Kara at lumipad pa himpapawid karga si Barry upang makakuha ng mas epektibong hampas ng kidlat. Inakala ng lahat na katapusan na ni Barry, ngunit matagumpay na naibalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpasya sila na lumabas at pigilan si Zod. Mabilis na pumasok ang dalawang Barry at si Kara upang labanan ang mga Kryptonians. Ipinadala ni Zod ang kanyang malupit na Allophores na si Nam-ek upang magbigay ng higit na hamon. Habang si Batman ay nagbigay suporta sa himpapawid at siya ay nasa Batwing. Nagharap si Kara at Zod, sinabi nito na tinutugis siya at hindi si Clark, upang makuha ang kanyang dugo para sa muling pagtayo ng Krypton. Linabanan ni Supergirl ang kontrabida. Nag-api siya ni na Zod at Faura, matagumpay na nakuha ang kanyang dugo. Si Batman naman ay nagsakripisyo, ibinagsak niya ang kanyang jet sa jet ni Zod, ang mga Barry ay nawala ng mga kaalyado, ay parehong tumakbo pabalik sa oras upang iligtas sila. Ngunit napatay pa rin si Kara at Batman, tumakbo muli sila pabalik. Dahil ang bawat timeline ay palaging nagre-resulta sa pagkamatay ni na Kara at Bruce. Habang sinusubukang pigilan ni Barry si Barry 2 ay lalo siyang nagalit, hanggang sa sinalubong sila ng masamang speedster. Nagresulta ito ng banggaan ang maraming mundo sa timeline. Nakita nila ang iba't ibang flashes, isang kahaliling Batman, kahaliling Supergirl, at maraming kahaliling Superman. Naghahanda ang Dark Flash na patayin si Barry sa pagsisikap na bumalik at ayando ang pagligtas kay Nora, ngunit pinigilan ito ni Barry 2. Nagsimula siyang tumakbo pabalik sa oras. Bumalik si Barry sa supermarket kung saan andoon ang kanyang ina. Inaalaw siya ni Nora, at humanga sa kanyang ina sa huling pagkakataon bago umalis. Ngunit bago yan ay napansin ni Barry ang security camera sa tindahan. Si Barry ay huling nagpakita para sa paglilitis sa kanyang ama, kung saan ang kanyang abogado ay naglabas ng malinaw na bagong footage. Pagkatapos ng paglilitis, ay nakaharap muli ni Barry si Iris, at niyaya niya ng isang date. Nagulat si Barry nang makitang hindi ito ang Bruce na kilala niya, kundi ay ibang tao. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po.